And Peter, fastening his eyes upon him, with John said, Look on us. And he did it unto them, expecting to see something of them. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have I give thee. In the name of the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God. And they knew that it was he which sat four arms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at that which had happened to him. And as the lame man which was healed helped Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon's, greatly wondering. So, let's pray, mga maraming salamat sa inyong salita, Panginoon. This time, ang kwento po, Panginoon, ang isang pinagaling, nalilay, na ganda po ang tagpunan ko, Lord, dahil ito po yung napili po sa inyong Panginoon. Malikod nyo, Panginoon, na empower nyo in the last chapter. Hindi na po sila powerful in preaching your word, makatotohanan, but also, time na yung binigay nyo sila ng healing power. So, we pray na mag-reflect kami dito, Lord, di man sa ganitong fashion, but paano ko papagaling at mag-promot, mag-pabang, Lord, sa karamdaman. Itindihan po namin na kayo po magpagaling kung sino man. So, kaya nag-alain pa gratis mo po this chapter also. Malati ang mga malaki, Panginoon, ang pandemic, kung naman yan, maraming po sana ng Lord, ang mangyari, Lord, the remaining days, strength, limitation, pray na mapalaya nga rin po, Lord, na dapat mapapagtabaho, malaya, maayos, Panginoon, na masyadong hassle, hindi maatlangan, Lord, especially at mabuhayan. Dapat na po, Panginoon, na dito, nagtitira namin, sa inyong galing, yung mga tao, Lord, natakot sa mga nakikita, Panginoon, na wala kami, magtiwala ko sa inyo. At at the same time, ay ingat. Alam sa inyo po ang immune system, Panginoon, maraming salamat sa binigay sa aming panlaban. At kami po magiging maayos sa ating wala din ang salita ng aming pangusugan at ang binigay na sa aming buhay sa ating na relationship, Lord, sa aming sambahayan, Panginoon. Ano man ito, Lord, i-focus nito. Malaman na, may tindihan. Kung pa kayo makalugod sa inyo, by the time na ako po'y gamitin niyo para mag-hilo, mga sugat, at maayos, Lord, ang relationship namin. Hindi namin na ito po may excuse, Lord. So, sa time, Panginoon, na para maraming magado, ay nasa kami, Lord, sa inyo ako, Lord, hindi lang sa langit, but kung ito'y may unawa sa lahat ng bagay, mga bagay na patungkol sa buhay na ito, Lord, ay hindi ko mahirap dapat magtiwala kami rin sa mga things, Lord, ay maayos. Thank you, Will, especially pag kami naman po ay sumusunod sa inyo. At malagod kayo sa amin, ako na po sa problema, relationship, hindi ko po ano pa yan, sakit. Ulis ko namin, kaya magbibigay ng mga just let me pray. Amen. Tapusin mo natin ang five. Hey, good afternoon po. Good afternoon. So, nangyari. Binabasa natin yung Bible, inaaral natin. Ano ang feeling nyo ba? Ano yung mindset nyo? Happy. Happy agad? Paano ko malapat yung tagpo? Wait.
Kapag nakadala natin yung Bible, ang maraming yung happy kasi nga, binigyan tayo ng Bible eh. Yung iba, yung Bible nila, walang kwenta. Hindi nila lang kung itiwala sila o hindi. So tayo po, ano, pwede nyo pang hawakan po. Lahat na makikita nyo dito. Amen. Ano maganda, no? Isa sa... Dapat pagbuha natin ng hope. Okay, sa mga bata na hindi nyo alam kung anong nagbuhin sa buhay, nandito sa harapan nyo, yung salita ng Diyos. Okay? So, ang attitude nyo dapat dyan ay nag-expect kayo kahit sa mga adult din. No, mag-iaral natin to, ito yung pwede pagbuha ng aral nga. Di lang yun, special blessings. May makukuha kayo dyan, makukuha kahit ako ngayon, natanda ko ito, ito na masyado. Dahil ko pa nakukuha. Gamit ko, minsan immediate, o hindi minsan immediate. Pero, nakakatuwa yung maaasahan mo. Yung makukuha mo dito, maaasahan mo, masosolve yung problema mo. Sino matindi ang problema dito? Matindi ba yung problema mo ngayon? Hindi na masyado. Kasi, paugat na eh. Okay, tama yun. Brother Jay, sino problema ka bang mabigat? Wala, pinagpahala ko ng Diyos eh. Kasi nga, inaliyan eh. Magulang mo, nagtapat sa Diyos. Tapos napasa-pasa na yung inaayos yung pamilya nyo. Yun ang maganda. Kung hindi na maayos yung pamilya natin ngayon, hindi at least yung ano mo, yung next mong pamilya. Yung bata, di ba? Yung nakikinig. Hindi walang pag-asa. Huwag mo namang heavy ba, generation by generation na. Ganyan na kami dati. Lahat kami, ganyan na. Pangit ng ganun. Kailangan may pag-asa tayo sa Panginoon eh. So kung hindi maayos yung pamilya mo ngayon, yung next ay tatayo mong pamilya, ayusin mo naman, utang na loob, di ba? Eh, mga bata. So yung ba, Stephen, yung pamilya mo, kapamilya ka ba? Hindi. Ikaw, Peter, kapamilya ka ba? Ayusin mo na ba yun? Hindi pa, bata pa eh. Pero inisipin mo na yun. Oo, oh, ganun ang buhay eh. Ayaw mo malis dito. Dahil ano, sa pang-luto ni nanay. Kaya dapat yung mahanapin mong babae, matino rin. Hindi yung ano, ikaw magluto! Ikaw magluto! Gusto ako. Mag-aaway kayo. Yung piano ang buhay nun, di ba? Dapat ikaw yung matino muna. Diba? Kasi hindi ka rin kung gusto yung matino, eh matino ka ba? So, ba't tayo punta doon? Yan, mga relationship problem. Hirap yan, yung may kilala kami eh. Kahit ako, hindi ko malalaman kung paano susolusyonan yun. Diba? Paano mo solusyonan yung buhol-buhol na yung ano eh. Problema. Pero meron yan. Again, kung hindi masolusyonan ng perfect-perfect, di ba? Meron ka, may kaayusan kang aasahan sa Panginoon. Amen? Amen. Ay, may sakit na ako, di na ako kaya pagalingan ng Diyos. Yung sabi sa'yo. Ngayon, hindi ka man pagalingin dahil parusa na rin sa iya, di ba? Alam mo naman, pagalingin ka dyan, di sinira mo yung katawan mo, di ano, ano mangyayari doon? Tapos bigla ka lang pagalingan ng Diyos. Lahat ng may sakit, pagalingin ng Diyos. Hindi, minsan, ano yun, parusa sa iyo yun eh. Di ba? Nung minsan, hindi naaalisin ng Diyos siya, pero ay siya, maging maayos ka sa ibang bahagi ng buhay mo. Diba? So kaya dito, ito yung medyo ano to, special case. Sa Bible, marami tayong mababasa na nga, miracles. So, ano ulit yung miracle? Chapter 1, chapter 2, puro miracle eh, di ba? Chapter 3, hindi magtatapos yan. Actually, hanggang buko. Hanggang matapos to, hindi yan mga, ano, pero papunta lang papunta yung miracle sa ano, kaligtasan ng kaluluwa. Pakunti na lang pakunti yan. Okay? So ano yung tanong ko? Ano yung miracle? Sa bata? Pati sa miracle? Ha? Pakilakas. Miracle. Ano yung miracle? Himala. Himala. Parang magic mo. Yung bata kami, may mga bata kami. Niloloko yan, yung mga bata kami, may commercial tayo. Wala, may wala.
Pelikula pala yun. Tapos yung isang commercial naman, parang ano nga tayo. Wala. Ano ba yun? Nalala mo yun din? Sabon yata. Sabon ba yun? Parang flow wax. Flow wax. Sabon, no? Kumintab. It's a miracle! Ayun! Ano yung miracle ba yun? Naniisip mo lang yun eh. Hindi miracle yun. Ano yung miracle? Okay, tama-tama sa Sunday school natin, di ba? Surprise! So, sa creation natin, na tinatapin, create, for example, yung kahoy. Yung kahoy, laging, ano na yan, yung properties niya, consistent yan. Okay, yung properties sa semento, bagay yung semento, chemistry na yan. Di ba? Ano pa, yung bakal, matigas. Okay, walang bakal na. Yan mong bakal na lumulutang sa tubig. Usually, hindi yan, ano, yung bako, lumulutang, eh. Hindi, ibang ano yun. Ano yun, nasa shape yun eh. Pero sa Bible, meron bang lumutang na bakal sa tubig? Meron, di ba? Yung kay Elisha. Diba? Yung head of the axe. Diba sa nilo, yan, head of the axe. So, it's a miracle! Yun ang miracle. Hindi dapat usually nangyayari na wala na yun eh, nahulog. Tapos, yun, may awa si Elijah dito. Ito lang yung pang-ano nito, hanap buhay nito, nawala pa. So, inalutang niya eh. So, hindi yun na usual. Yung last time natin kay ano, Elijah, di ba? Last Sunday. Usual ba yun? Namatay na, mabubuhay pa? Alam natin, pag may masakit, may sakit. Diba? Depende nga, kung alam mo paano gamutin, kung tamang gamot, gagaling. So, ano pa? Pag tinapon mo yan, bababa. Law of gravity. Ano ba yun? Law of inertia. Ano ba yun? Basta may mga law of physics, may mga law of logic. Ibig sabihin, laging ganun, ganun yung may sinusunod silang batas. Hindi tayo ba yun? Tumata? Ito ba? Ano bang maintindihan nyo? Yan, yung law of ano, mayiging magugutom. Diba? Batas yun. Habang nabubuhay ka, kailangan mo umain. Kahit ayaw mo pang matulog, antokin ka. Wala ni Aiden ngayon, tignan nyo naman. Tulog na. Ay, nabubulog na. Normal yun, diba? Hindi mo na ano yun. Hindi mo na pinag-iisipan pa yun. Bata ka pa, yun ang nasubaybayan mo. Kailangan mamaya, kakain na naman, dudumi na naman. Araw-araw. Ang araw ay lulubog, lilitaw. Araw-araw yun. Inanglo. E paano pag hindi lumubog yung araw? Nangyari din ba sa Bible yun? Kuminto. Ano na ba sa yun? Nasaan ka lang sa reading mo? Sa Isaiah. Isaiah? O, tapos ka na. Sa Joshua. Sino naman na sa Genesis? O, nadaanan niyo ba yun? Kuminto yung araw? Nakalimutan niyo? O, ito, natapos na rin eh. The stand stood still eh. Di ba kay Joshua? Ako, nag-observan lang. Di tayo mananalo. Pag tayo yun, ano, pag nagdumilim na, so medyo, hindi ko malala kung bakit. Bakit ba? Ano sinabi? Laban, makadana laban. Oh pero bakit? Ba't sila matatalo, hindi yung malapan? Didilim na eh. Eh bakit? Asing mo ba, hindi nila masama kasi paano sila eh, pasabon sila eh. Sabi nila na ako, matalo tayo. Sabi ni Joshua, let the stand. Let the sun stand still. Miracle yun! Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yun ang pinaka-isang mga tisod nila. Pero hindi, posible yun. Alam natin, umiikot tayo, hindi naman nanatili araw eh. Kasi umiikot tayo, pag huminto yung earth, ano mangyayari? Sabi nga nila, ang dami mangyayaring katastrophe. Diba? Yun ngayon, yun yung batas ng geology at anong tawag dyan? Ano sa'yo? Nice ka. So yun, naninaw ba? Pero nung hiniling nila yun, nangyari. So ano ibig sabihin ngayon ng miracle? Yung usual na nangyayari, okay? Sino ba yung nag-fasting ng napakatagal?
Yung kay Daniel, may pagkain naman siya nung konti lang. Pero mahirap pa rin yun eh. Mahirap mo na fasting ka. Ilan ba siya? 21 days. Ilan naman kay Moses, kay Jesus? Moses, 40 days. So imposible yung halos yun eh. So ang batas kasi ng tao, kailangan mong kumain. Ano pa yung miracle nyo? Kasi yan, nabuhay yung patay. Si Elijah, nagpatawag siya ng apoy. Hindi na, no? Kay Moses, 10 plagues. So hindi usual yun, pero pwede mangyari pag eh, sino bang may hawak ng ano, law of physics? Sino bang nag-ano yan? Siya nagpa-umpisa niya, ng Diyos na nagpa-umpisa, pwede niyang manipulate yan. Para special na purpose na gusto niya mangyari. Okay? Hindi niya lagi gagawin yun. Lord, pwede bang ano? Meron lumalokong preacher. Sorry, ano naman, pain killer eh. Na ito, but yung hinihipan yung COVID. COVID! Sumita ka na! So, di mo nangyari. Dapat nga siya magkasakit nun. So, pag yung sabihin, yung miracle, pag hiningi ng tao na tama siya sa Diyos, okay, maganda yung relasyon mo sa Diyos, pag hiningi mo, tapos yung Diyos naman ay willing kasi pasok naman sa agenda niya yung hinihingi mo. Okay? So, doon nangyayari yung miracle. So, dito nakikita natin ngayon, mayroong isang taong may sakit. Again, ang daming beses nangyayari ito sa buhay ni Jesus, di ba? Natama tayo sa Matthew. Eh. So, pinapagaling yung bulag na nakakita from birth, bulag na. Kung nabulag ka lang kanina, baka may i-refer lang dyan, di ba? May kailangan lang ng langis niya, ewan ko. Ewan kong mata, di ba? Wala pa akong nakitang sinambahan yung mata kasi napaka-komplikado niya. Di ba? Hilutin mo lang. Pag napilayan ka dito, hilutin mo, pwede yun. Pero mata, hindi. Anyway, pinagaling ng Panginoon. Eh yun, from birth. Paano yun? Matagal lang hindi gumagana, pati siguro yung utak nun. So, pero napagaling siya. So dito ngayon, medyo mas madali ito. Hindi natin alam paano nangyari. So nakita na natin dyan, ano. So natapos na, marami naging member, di ba? So another story lang to na again, I believe, bakit sinulat dito, para pagkuha natin ang aral. So ito naman ay lame from his mother's womb. So matindi rin to. Kasi hindi mo alam kung ano structure ng buto niya ng ano, bakit lame na eh. So malamang ay ito na lang. Kasi meron meron siyang paa. Hindi siya something na parang na pinamilit yung paa. Polio. Hindi siya polio eh. Lame lang. So meron siyang paa pero hindi siya makalakad. At dahil doon, siya ay namamalimos. Tama ba yun? Malimos ka? Wala ka bang magagawa sa ano? Pag ikaw yung lame, meron pa rin eh, di ba? Dapat. May check. Lalo ngayon sa panahon natin. Pero sa kanila pwede pa rin. Yung mga manual task na kahit nakaupo ka lang eh. Pero iniwala tayo, hindi ano yun. Pero inaawaan siya ng Diyos. Di ba? So siya yung namamalimos. Pero ang makikita lang dito, ito, nabalitaan nyo na yung nangyayari sa Diyos. Sabi. Siya yung tinagaw ng pananampalataya sa Diyos. At alam niya, mga lingkod ng Diyos, si Peter and John. So lesson, ano? Madalas ko sinasabi sa iyo, kapag mayroon kang kilala, nakilala ang anak, lingkod ng Diyos, at natotoo, okay? Anong gagawin mo doon? Yan, wala lang yan. Ganun ba yun? Na dito may, sinugo si Mayor, si Mayor. Ay, kung tao to yung ano, makakatulong sa atin. Anong gagawin mo doon sa tao mo yun? Wala lang. Ano pakailan ko? Lalo pag nakangailangan ka talaga, anong gagawin mo? Lalapit ka doon. Una, at least, tingnan mo muna, ano ba to?
Bakit totoo ba to? Eh nakita mo totoo, ano gagawin mo? So nakita natin dito yung taong nangangailangan dahil siya nga ay bukod sa namamalimos. Siya ay may sakit. May sakit siyang malala. Hindi ko alam, umaasa pa siyang kapagalingan, di ba? Makikita natin dito. Parang hindi, di ba? Kasi ang hinihingi niya ay pera. Tingnan natin. So nakita niya si Peter yung dyan at sa si Peter naman, I believe, nakita niya na rin itong tao. Kasi kung naawa na rin. Diba? Kaya tinignan. Sabi ito, fastening is ay apanin. So hindi mo pwedeng lahat ng tao pagalingin mo. Bakit itong pagalingin ng tao? Ay, kanyang pinagaling. Kaya sabi dito, look on us! May tumingin ka sa akin. So ganun din minsan, alam ko, naiintindihan ko yung mga batang Kristiyano, tsaka hindi pa mga ligtas, di ba? Anong gagawin ng soul winning? Tayo lalapit sa kanila at titingnan natin sila. Ano mo pa ang kailangan itong taong to? No, pag medyo mayaba, walang pakialam, minsan di na nilalapitan eh. No? Siguro narinig na yan, si Pastor yan. Magmamak na yung iba dyan, kahit alam nila, kailangan nila ng tulong. Ang buhay nila, alam nila kung sino sila. Pero ito, hindi naman nakipagtitigan, pero nahilo ko na. So, sabi dito, and he gave vida to them. Okay, so nakinig siya. So ganito tayo soul winning, hindi tayo namimilit, pero pag nakinig yan, okay. Tuloy-tuloy na yan, di ba? Hindi natin yan na expect mo na, umatin ka sa Diyos, pag hindi ka umatin, walang kaligtasan. Hindi yung pinaka-basic lang, tulungan natin sila, amen? Amen. Kung nakinig yan, give it unto us. Sasabi nito, expecting to receive something. Iba kaya nga makikinig, hindi ka naman kilala. Pero ito medyo mali, again, mali yung expectation nito ng lilimos eh. Sasabi po sa Bible, ang panglilimos, ano yun, negative yan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ang dami rin nakabasa natin, di ba, sa Old Testament, mayroong provision sa kanilang Diyos. Pinapaalala doon sa mga pinagpala na, uy, huwag nyo namang, ano, ubusin nyo yung hali nyo. Huwag nyo kalimutan yung mahirap. Pero, again, para sa, hindi tayo mag, never tayo magsasabi sa mga mahirap, oh, maging mahirap na lang kayo forever. Katulad ng ginagawa mo sa gobyerno natin. Diba, sa halip na tungo ang mag, ano, palibasan, hindi nga nila pera yan, hindi na nag-isip. No? Pinamimigay, hindi na nila pera. Kaya ito, maganda dito, wala rin pera si Peter. So, another lesson, hindi mo pala kailangan maging mayaman para maglingkod sa Diyos. Maganda ba yun? Maganda yun, kasi yung iba, iniisip, pastor ako, dapat meron akong ganito, meron akong ganito, meron akong ganito. So, aminin ko sa inyo, dati, ganun din in a way ako. Kasi nga, minsan hindi napapaliwanag, puro ano lang, puro ang turo lang sa atin, mga kapos. Ano, basta mag-pray ka lang, basta maglingkod ka lang sa Diyos. Ito po, ready na ako eh. Hindi na isa-isa yun, paano nga ba maglingkod sa Diyos na maayos. Makiramdam ka muna. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo maglingkod sa Diyos, hindi ko lang kayo tutulungan, na-instruct kayo. Unti-unti, pag nakita ko na, sumusunod ka na. Okay, hindi na kita hintay na ano. Makita ka, managinip ka muna nung nakita mo si Jesus bago kita maglingkod sa Diyos. Hindi ganun. I-instruct na kita. Pero kung hindi ka naman sumusunod, hindi ka makate. Malabo yun. Hindi tayo po tanong. Kasi ito, pinagtsagaan ni Peter ito. No? Talaga naman may ibibigay kasi si Peter. No? Wala siyang pera, pero pwede siya maglingkod siya, preacher siya. Pero especially this one, dahil alam niya rin, yung binigay sa kanilang Panginoon eh, di ba? Nangyari na sa kanila yan eh. Hindi ako naniniwala na ano yung healing nila ba, ano? Totally yun, yung permanent. Bakit? Sabihin mo. Hindi na nag-fishing siya, ano? Kung nagpapagaling ka na may sakit, hindi mag-doktor ka na lang. Tama ba yun? Mag-doktor ka na lang, o sino may pinakamano dyan, kasiwan mo. I believe yung healing na binigay sa mga disipulo ay special lang, special powers. Hindi para pagkakitaan nila, kundi
Para gawin nila yung gawain ng Diyos. Amen? Nakuha niyo yun? Sinapakay posibleng manging isda ang doktor, talong pa yung doktor. Di ba? Okay, pero I believe, yung mga special case na ganito, ngayon nga, ina-assess niya. Para tayo din, pag yung soul winning. Okay, alis ako ngayon. Last, wala pala, last, si ano ba ito? Wala naligtas last week eh. Ang tagal ko doon, dalawa sila eh. INC yung isa. Sabi ko, wala na ata ang powers eh. Ganun ba yun? Gusto mong maligtas, kasi hindi. So, I believe, ganun din yung healing powers nila. I-assess muna nila yan. Karapat-dapat ba to? Diba? Baka nagkasakit yan dahil parusa ng Diyos. Ganun yung nalagay si Sam eh. Ba't ka malapilay? Eh, nakipag-rambulang po ako eh. Sige, papagalingin kita. Sinatalay niyo, papagalingin ni Peter yun. Basagulero po ako eh. Hindi ako makapagbasag ulo kasi napilayan ako. Pagalingin ko ako para makipagbasag ulo nito. Hindi na, di ba? So, I believe ganun yun. Okay? So, ang miracle, special purpose of God, kailangan niyang gawin ng likod ng Diyos, kiningi ng likod ng Diyos, tapos mangyayari ngayon. So, makikita natin ito ngayon. Ano nangyayari? So, wala akong ginto, wala akong pilak. Pero yung meron ako, ibibigay ko sa iyo. So, another lesson naman, ganun din tayo. May minister ka ngayon. Eh, sabi nga sa inyo, pag ganyan, nag-preach ka, hanapan ka niyan eh. Pasto, kailangan ko ng ganito eh. Kaya ayoko magpasto ngayon. Diba? Pag hindi ka rin marunong, no, alam mo na. So, yun si Peter alam niya, maglilingkod sa Diyos, pero kung ano yung meron ako, yun, hindi ko sa'yo. Pwede ba yun? Siyempre naman ito, hindi na siya nagtanong kasi pinagaling niya siya. So again, nakita niyo ba yung medyo pagkakaiba nitong nagpuna to sa mga ibang pagpapagaling? Yung iba, tinanong muna, will you be healed? Will you be, will you be whole? Yung mga tanong ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Ito, hindi na tinanong. Diba? Parang tayo din minsan, tasabihin natin, gusto mo bang maligtas? Ba't mo tinatanong yan? Alam mo naman eh. Pero minsan kasi yung iba, ba't mo tatanungin ganun? Either hindi seryoso, maganyan-ganyan. Gusto mo maligtas yung lagay na yan? Pero yung iba, hindi mo na tinatanong eh. Pag maganda yung response, o sige, ano na tayo? Tuloy-tuloy na tayo. Kasi alam ko, gusto mo maligtas. Sino bang hindi gusto mo maligtas? So dito din yung tinanong. Gusto mo may kuha sa akin, wala akong pera, pero itong magagawa ko sa'yo. So I believe, nag-preach muna si Peter dito. Kasi in the name, paano maintindihan mo ba yun kung hindi mo pwede si Jesus, di ba? So, in the name, Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So, another lesson, sa pagtulong natin sa ibang tao, hindi tayo yung tutulong lang. Ayan, napag-usapan na rin yung pagtawid na yan, di ba? Alam niyo yung pagtawid pamilya, di ba? Dahil yung mga galing natin politiko, hindi nila pera, walang pakundangan, di ba? Ang iniisip nila, hindi makatulong talaga kundi magpapogi, magpabango. Dahil next election day, kailangan nila ng boto. Hindi naman nila pera yun, pera ng gobyerno yun, pero dapat natin yun. So gagawin ko, papamigay ko to. Hindi nag-isip. Ang dahil pwedeng project eh. Nagawin, tulungan sila. Okay, magkano tayo dito, mag-set up tayo dito na pagkakita, pwede ba yun? Yun ang gastusan mo. Kalsada man yan. Ano ba? Irrigation. Ano din? Irrigation. Tama yun. Dam, di ba? Ngayon, nagkakaroon tayo nun. Gastusin mo yun sa dam. Yung ngayon, pinamigay, ilang billion yun? 20 billion? 200 billion? Tapos hindi wala tayong budget sa dam. Pag wala tayong tubig, patay tayo. Hindi mo naisip yun. So I believe, ang sabi ko lang dito, pag tumulong ka, dapat meron siyang bahagi. At least yung i-challenge mo siya. Okay, gusto mo maligtas? Manampalataya ka sa Diyos. Naniniwala ka ba doon?
Okay, kailangan mo ng trabaho. Sige, ha, kailangan mo ng pera. Bibigyan ka ng trabaho. Ayun, ako, gusto ko pera lang. Tama ba yun? Tamad yun. Alam, ayaw mo tulungan yun. Kailangan mo abot kita dahil kailangan mo. Hindi, baka mabalitaan ng iba, di magdagsaan dito. Gusto mo ba yun? Kaya sabi ko, chinalin siya. Alam nga, lumpo nga ako, papatayuin mo ako. Pero in the name of the Lord Jesus Christ, kung nananampalataya ka sa Panginoon, sige, ikaw ay lumakad, tumayo ka, lumakad ka. So nakita niyo yung ano doon? Synergies. May challenge ang Diyos, mananampalataya ka pa, nanampalataya siya, makita lang dito. Inalalayan pa, okay yun ang likod ng Diyos, hindi ka naman ano eh. Tumayo ka, ayaw mo, demon. Inalala, alam niya eh, kaya mo yan. Okay, kaya mo yan. Okay, tutulungan kita. Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan, sige, kaya mo yan. Yan, parang tayo. Hindi na nga kaya natin, mga bata, yung mga maliligtas, kaya mo yan. Pag kayo talaga, hindi, hindi. Pero ito, nanampalataya siya, amen? Amen. Sabi na dito, and immediately, hindi. Siya ay siyempre, inakayan siya, talaga tumayo naman siya. Pero sabi dito, ito na yung miracle, dito na pumasok yung miracle, bigla siyang nagkaroon ng lakas. So, hindi ako doktor, pero yung iba siyang bagay, naitindihan ko rin eh. So, sabi rin sa Bible, the baka naipit lang, hindi naman. Wala lang nag-flow na dugo, pero miracle nga po ito. Dahil nang palataya siya, mayroon din sinasabi sa mga science, alam niyo ba yung placebo effect? Sinasabi, placebo effect. Alam mo yung bad? Placebo effect. Pag sinabing placebo po, marami daw na may mga sakit, nasabihan sila, o sige, ito na yung gamot sa sakit mo. Well, mahina. Nangihina. Ang gagawin lang sa kanila is papainumin sila ng gamot na sinasabihin, ito mo, gagaling na po kayo, gagaling na po kayo. Yung laman pala na wala lang, tubig lang. Ang resulta po na hindi po ito bago or something. Na ano po ito, na na-observant po ito ng science, maraming studies na nagpatuloy dito. Yung ibang tao, nakita nila ibang tao, binigyan ito, gumaling. Yung iba, binigyan lang ng tubig. Kasi syempre mukhang gamot din. Pinainom yun, pero wala yung tubig lang, gumaling. Okay, research nyo yan. That is true. So, nung gusto ko sabihin dito, ang pananampalataya, napakalaki ng magagawa sa inyong ikalalago, ikagagaling, or sa kabaliktaran naman, pag wala kang pananampalataya, o naniniwala ka, no, mamatay na ako, mamatay nga talaga. Yung totoo. Pero hindi ko, again, hindi ko sinasabi yung psychology lang to. Obviously, kaya pag from the womb, eh, pilay na, iba yan. So kaya sinasabi ko lang dito, pag sa atin, application sa atin, ang Diyos ang gagawa rin sa'yo. Tutulungan ka niya yun, pag pinangako niya. Pinangako niya sa'yo, Peter, kumain ka lang ano, wala kang gana, pero magtiwala ka sa akin, pag kumain ka, magkagana ka, kasi ang sarap pala nito. Ba't si Kuya Stephen, pambira? Extra rice pa. Magtiwala ka lang, yung pala, pag kinakain ka, mga may iso, may konting ano ka rin, nung bata ako, ganyan na ako, parang iba yung panlasa ko eh. Pero pag kumain ka, okay, hindi ka nasarap, pero lumusog ka. Diba? Nagtiwala ka. So nakuha mo yung nutes na kailangan mo. Minsan, madalas, actually, sa Diyos, ganun. Hindi kaya bibigyan ng knowledge agad na, parang yung pelikula, dinownload lang sa utak. Ay, gusto kong matuto niyan. Download. Uy, marunong na ako. Walang ganon. Madalas yung mga special, mga karunungan. Dadaan niya sa nanay mo. Kung gusto kong maging responsabling tao, makinig ka sa nanay mo. Diba? Gusto kong maging matalinong bata, makinig ka sa teacher mo. Ano sabi ng teacher? Mag-aral. Ah, mag-aral ako. Diba? So, pananampalataya tapos, gawin yung tama. Hindi naman misteryo yun eh. Ay, ganun pala, pag nag-aaral ka pala,
hindi ka siguradong matutunan. Ganun ba yun? O lagi napatunayan na yun over the years? Alam na natin yun eh. Okay? Kaya ito lang, yung success na dito. Sabi dito, healing, pick up, stood. Ba, tumatalon pa. Ibig sabihin, talagang nagkalong siya ng lakas eh. Naramdaman niya eh. Okay, ito lang. At lumakad na siya. Tapos, yun, kasama-kasama na si Peter tsaka si John. Walking and leaping and praising God. So another lesson, pag ikaw ay binigyan ka ng magandang kalusugan, ano man yan, may blessing ka, ano gagawin sa blessing mo? Psh, galit ko talaga. Ganun ba yun? Ito ang ganda ng example niya. Alam niya, ang Diyos ang nagbigay sa kanya nun. Sa church daw, ang daming ganyan, nakakalimot. Nagtiwala sa Diyos, pinagpala naman, banda huli. Ba't ka nga ba pinagpala? Dahil magaling ako eh. Hindi naman, no? May time na walang-wala, pinagpala ng Diyos, hindi niya alam gamit sa buhay niya, bigla na lang dumating. Pero yun, nagtiwala sa Diyos, ginawa niya tama, pinagpala. Banda huli, nakalimot. Ako? Oh, wala akong utang sa church. Wala akong utang ngayon, pastor. Alam ko naman yung sinabi niya eh. Nangyari. Pero ito maganda dito, siya ay sabi yung kasama niya. Okay? So pag may lingkod ng Diyos na ginamit sa inyo, anong gagawin niyo? Kakalimutan niyo ba? Samahan mo yun. Kasi tuwan-tuwa rin yung lingkod ng Diyos, di ba? Imagine mo, pinag-ministeryohan ka, tapos gumaling ka ngayon. Okay, si Joshua, umaman. Babawang mo na lang, ha? Hindi lang perang pagpapala. Pero mga rin lang, si Joshua ito, walang pag-asa sa buhay ito. Eh kaso, inulungan ang lingkod ng Diyos. Natuto ka ngayon, tumalino ka. Umaman ka ngayon. Gusto mo yun? Gusto mo yun? Gusto mo, matagpuan ka na lang, ano, nabutom sa na. Gusto mo yun? Anong gusto mo? Gusto mo blessing? Lahat naman tayo, di ba? Eh, paano may pag... Ando na yung blessing? Ay, hindi ako galing. Hindi ako pag-adayo din. Hindi ako na dyan. Ay, nag-church ka ba doon? Lulukoy-lukoy ka na. Itatakwil mo ba yung church? Ay, iba ganun. Ang dami ko nakitang ganun. Parang walang ginawa sa kanila ng Diyos. Ito sinamahan niya kasi nga, gusto ng lingkod ng Diyos. Pag kayo naman pinagpala, ano, as a result naman, at least samahan niyo lang, supportahan niyo man lang yung gawain. Kasi ang napansin niyo dito, itong, siyempre, mapapapurihan din ng Diyos dahil sila ay naitanong mga tao, ay, galing talaga yung Diyos ni Peter. Diba? Tingnan niyo ba? Parang nandang sa Matthew, di ba? Gumaling si Lazarus, tapos nakikikain yung kasama ni Jesus. Paano mo pasisinamalingan yun? Talagang praise the Lord, di ba? Ganun din. So, kung ngayon, ipinahan kayo ng Diyos sa kung ano man yung problema nyo, samahan nyo yung lingkod ng Diyos para ang Diyos ay mapapurihan. Kasi alam niyo yung mga lingkod ng Diyos minsan, lukot niyan eh. Pag iniwanan, pinagpala ka dahil pinag-pray ka. Tinuruan ka pa, tapos iniwanan mo. Ang lungkot niyan. Yung iba dyan, sobrang lungkot. Nakakaisip ng ano. Oo, oh, niwala kayo. Niwala ako minsan yung mga pastor din. Nakakaisip din ang ano eh. Kasi nga, sali mo magtiwala sa Diyos, kasama na dapat kayo dun sa, diba, sa anihin niya. Wala. Hindi iwanan pa, so malungkot. Dito, sabi dito, kasama niya sila. Okay? At sila ay nagpuri sa Diyos. Amen. And all the people saw him walking and praising God. And they knew that it was he which sat at the oars. Mga tayo ngayon, kunwari si Stephen, dating addict. Tapos naligtas. Tapos nagbago pa. Nagtapat pa sa Diyos. Ay, di ba si Stephen, addict yan dati ngayon. Bible na hawak dati, si Galileo, dati alak. Ngayon, ang hawak na Bible, praise the Lord, di ba? Kahit anong tanggi mo, di mo matatanggi yun. Mapapakamot na lang sila. Kamot lang sila ng kamot. Maganda, manampalataya din sila. Pero, sabi nito, wow!
They were filled with wonder and amazement. Gusto niyo ba yun, mga bata? Ito si Peter, wala ito. Hindi naman magaling ito. Pero pag pinagpala ng Diyos, ay, ganun pala yun. Ganun pala ang Diyos. Pwede niyong pagpalain yung gusto niyong pagpalain, lalo yung itatapat sa kanya. Gusto mo yun? Peter? Diba? It was the lame man which was healed helped Peter and John, all the people got together unto them in the porch that is called Solomon's, greatly wondering. So, hindi natapos yung wonderment, pero nakita nyo dito, dahil na nagpagaling ang mga lingkod ng Diyos, nag-gather ngayon yung mga tao. So, sa ang lingkod ng Diyos, wala namang kapangyarihan special yan eh. No, pero pag may nangyari maganda sa'yo dahil sa ministry ng lingkod ng Diyos, anong gagawin nyo? Tulungan nyo siya, yung ibang tao maniniwala na rin sa kanya. Kahit parang hindi. Ang mga baptist naman, di ba? Nag-umpisa ng maayos na baptist, ha? Maliit lang yung nag-start, eh. Di ba? Ang minsan nakakatamad mag-preach, ang konti lang natin, parang gano'n. Pero buti nga, YouTube. Pero minsan, wala rin nga naman. Di ba? Pero, pag tumutulong kayo, anong nangyari? Mas ang ganda ng testimony nyo. Bakit kaya siya doon nagpa-member? Pwede naman siya magpa-member sa ano. Pareho kami masaya at mukhang successful at mukhang kami Kristiyano dahil mayaman ang church. Doon pa yung samarin na church. Eh, nataka yun. Nakausapin siya ng Diyos. Amen? Amen. Sabi doon, hindi lang sila pumunta, tumatakbo pa eh. Di ba? At sabi doon, greatly wondering. Now, iba naman, ganito. Kunwari, ay, may pinagaling doon. Kunwari, may pinagaling, ha? Uy, nagtakbuhan din yung mga tao pumunta doon. Pero lokohan yun. Isang malaking lokohan. Kung sa atin, hinihintay natin ang Diyos ang mag gumawa dito ng mga wonderful works. Hindi yung pipilit natin. Di ba? Tapos banda muli, sabihin mo. Praise the Lord, talagang pinagpala tayo ng Diyos. Pero actually, sinaikology mo yun. Ni-research mo yun. Anong gusto ng tao? Eh, wala sa Bible to. Hindi, anong gusto nila? Sige. Tapos sabi mo, praise the Lord. Sinungaling ng mga ito. Okay, so naiintindihan nyo ba yan? Diyan lang muna tayo. Bumpak na kayo eh. Sabi ko, dito natin tatapusin. Amen? Amen. Sino may sakit dito ngayon? Ang pagaling ko. Spiritual. Hindi ako, Panginoon. Amen? Amen. Stay, Panginoon. Salamat sa testimony ng name na to Lord. Siya po ay parang wala ng pag-asa. Hindi po siya umaasa. May mali pa siya ginagawa. At nakita niyo po, ginawaan niyo po Lord siya para kami. Hindi po kami lumabi sa inyo upang maligtas. Nagpadala lang kayo ng sa inyong awa. Padala kayo mag-i-share sa amin. Hindi po naligtas. Maraming salamat. At kayo po tumigilos lagi. Especially pag kami ng buhay, ayaw po ako operate in the right place, in the right time. At sa tamang lingkod ng Diyos, kung kami na ikinig, so we pray na what lingkod niyo, Lord, ay pagpalaan niyo rin po, Lord. Hindi ko nakakalam na sa kanilang natapatan sa inyo, Lord, kung paano sila ay magsimula din. Paano sila ay papalaan niyo, Lord. So, nag-gabay niyo Lord kami. Hindi Lord na pwede makasuporta rin. Kung may tanami na malaking bahagi yung kabahagi namin kung tama po Lord na direction ng patahami namin. So we pray na maligayin namin yung mga ganitong tagpo sa scripture Lord, especially dito ako sa Acts. Yung mga tao ito, dati mahina rin mga disipulo, ba't dahil sila nagtiwala. Itong time na tuloy, ito yung ginagamit nyo talaga sila. Maging excited kami, Lord, sa pag-aaral nito para kami pagpalain ng salita, Lord, testimony sa Bible. Iniwala ko na para tayo kami sa inyo na hindi na kami naligtas, but kahit kayong gagawin yung maganda sa inyong buhay, Panginoon. Kami yung minister ng ito, Lord, so ito ay lahat ko lang natin sa inyong buhay, mga personal
prayer request, Panginoon, may mga bibingin, mga kailangan, bibingin yung mga kailangan ng trabaho, kailangan ng mga healing, Lord, sa relationships na base mo, Lord, na may malapa, kung hindi ito mga solusyon, ay mga pray na ano kayo po kami, Lord? Sa amin, Lord, na kailangan lagi-lagi magigyan. Amen. Amen.